Kahit na ikaw ay may-ari ng isang bahay, subalit kung aakyat ka sa bintana nito sa oras ng gabi, tiyak na ikaw ay mapagkakamalang isang magnanakaw. Ang pagdaan sa bintana ay paraan ng magnanakaw. Ito ang pananalitang maririnig natin sa labi ng Panginoong Jesus nang kanyang sinabi kung sino ang mga tunay niyang mga alagad. Iyan ay ating matutunghayan sa 10th kabanata ng Juan, 1-10. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa oras na ito, sisimula nating pag-aralan ng 10th kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang unang bahagi ng kabanatang ito ay tungkol sa talinhaga ng kulungan ng mga tupa. Sa talinhagang ito, pinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, siya ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan niya ay maliligtas. Ikalawa, siya ang mabuting pastol na naghandog ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ano ngayon ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus ng kanyang sabihin na siya ang pintuan at siya ang mabuting pastol? Ano ang kaugnayan ng mga katotohanan ito sa buhay ng isang mananampalataya? Ito po ang inyong lingkod sa impapawid na maghahatid sa inyo ng isa na namang napapanahong pag-aaral ng salita ng Diyos sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Ganito po ang ating mababasa sa 1 at 2 talata. Tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyap sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na kulungan ng mga tupa ay patuloy pa rin ginagamit ng mga pastol sa Israel hanggang sa panahon ngayon. Ito ay isang pampublikong kural o kulungan para sa mga tupa. Kailan ito ginagamit? Ito ay ginagamit sa pagsapit ng gabi. Sa pampublikong kulungan, inilalagay ng mga pastol ang kanilang mga tupa pagsapit ng gabi. Ipinagkakatiwala nila sa buong magdamag ang kanilang mga tupa sa katiwala ng nasabing pampublikong kulungan ng mga tupa. Dahil ang mga pastol ay mag-uuwian sa kani-kanilang tahanan sa gabi. Pagsapit ng umaga, muling pupunta ang mga pastol sa katiwala ng kawan at muli niyang pakikilala ang sarili dito upang siya'y pahihintulutang makapasok sa kulungan upang kunin ang kanilang mga tupa. Ngayon, dahil ang kwento sa kabanatang ito ay talinhaga, nangangahulugan na ito ay may natatanging kahulugan na dapat nating malaman. Ang unang dapat nating malaman ay kung sino ang kinakatawan ng nasabing kulungan ng mga tupa. Ito'y walang iba kundi ang bansang Israel. Malinaw na sa mga talatang ating binasa, ipinahayag ni Jesus na siya'y pumasok sa bansang Israel. Nagawa niyang makapasok sa kanyang bayan dahil siya ay tunay na pastol. Nakikilala siya ng mga lingkod ng Diyos na nagsilbing bantay sa kawan sa bansang Israel. Sa katunayan, ipinahayag nila ang tungkol sa Panginoong Jesus bago pa man siya dumating at manahan sa kanyang bayan. At ang mga kapahayagan ng lumang tipan tungkol sa kanya ay kanyang tinupad. Narito ang ilan sa mga talata sa Biblia na nagpapatunay ng pagtupad ni Jesus sa mga kapahayagan tungkol sa kanya. Sa aklat ng Galacia, 4:4 ay ganito ang sinasabi, "Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan." Ganito naman ang sinasabi ng aklat ng Mikas, 5:2, tungkol sa ating Panginoong Jesus, "Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel." Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong panahon. Ang kapahayagang nito ay nabigyan ng linaw sa aklat ni Lucas, 1:32. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Hindi lamang sa lahi ni Haring David nagmula ang Panginoong Jesus, siya ay ipinanganak na isang birhen ayon kay Propeta Isayas.
Basahin natin ang aklat ni Isaias Kabanatang 7 sa 14 na talata. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Nang panahon na siya'y may panganak, nagsilbi ang Panginoong Hesus na isang supling mula sa sanga ni Jesse. Ganito ang mababasa natin sa Kabanata 11 ng aklat ni Isaias sa unang talata. Ang paghahari ng angkan ni David ay nalagot na parang punong kahoy na naputol, ngunit sa lahi niya ay lilitaw ang isang supling mula sa isang tuod. Ngayon, nais kong sabihin na mahalaga ang katagang ito na ating binasa, sapagkat ng panahon na dumating ang Panginoong Hesus, ang paghahari ng lahi ni David ay tuluyan ng naglaho at sila'y bumaba sa kalagayan ng isang mahirap at pangkaraniwang tao sa Israel. Si Jesse ay naging isang magsasaka sa bayan ng Bethlehem. Sa katunayan, siya'y nag-aalaga din ng mga tupa hanggang sa panahon na ang kanyang anak na si David na itinalaga ni Samuel upang maging hari ng Israel. Subalit nang ang Panginoong Hesus ay ipinanganak, siya'y naging supling mula sa sanga ni Jesse na isang mahirap. Sa kahirapan lumaki ang Panginoong Hesus. Siya'y naging isang karpentero bago siya nagsimulang magministeryo. Sa puntong ito, masasabi ko na naganap ang naaayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos ang lahat tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus sa kanyang bayan. Ngayon, bakit siya pumasok sa bayan ng Israel na tinukoy ng talinhagang ito na kulungan ng mga tupa? Ang kasagutan ay dahil aakayin niya ang kanyang mga tupa, ang mga taong nanalig sa kanya palabas sa kulungan na binabakura ng legalismo, paninikil at mapangaping relihiyon. Samantala, nagpatuloy ang Panginoong Hesus sa pagsasalaysay niya ng talinhaga. Ganito ang kanyang sinabi sa 3-6 na talata. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Hesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Sa talata na ating binasa, sino ang pinatutukuyan ng tagapagbantay sa talinhaga? Ang banal na espiritu ang siyang tagapagbantay. Ang banal na espiritu ang nananahan sa Panginoong Hesus. Lahat ng kanyang ginawa ay ginawa niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Siya ang nagbubukas ng pandinig ng mga tupa upang marinig nila ang tinig ng Panginoong Hesus. Kaya naman, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan at inaakay niya sila sa pastulan. Alam natin na ang dakilang pastol na ito ay ang ating Panginoong Hesus. Bilang pastol ng ating buhay, tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Katulad din ng pagkatawag niya sa lalaking pinanganak na bulag, kay Simon na tinawag niyang Pedro, kay Santiago at Juan, Nathaniel at Felipe. Ganoon din na ang Panginoong Hesus ay tumigil sa ilalim ng puno at tawagin ang pangalan ni Zaccheo, tunay na tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Samantala, sa 4 na talata, binanggit na kapag nailabas na ng pastol ang kanyang mga tupa, sila'y kanyang pinangungunahan. Susunod naman ang mga tupa sa kanya dahil nakikilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol. Ito'y isang mahalagang bagay, sapagkat ang kawan o ang pampublikong kulungan na pinaglalagakan ng tupa ng mga pastol ay iisa lamang. Ibig sabihin, magkakasama ang kanilang mga tupa sa iisang kulungan. At sa pagsapit ng umaga, ang mga pastol ay magtutungo sa nasabing kulungan upang ilabas at dalhin sa mainam na pastulan ang kanilang mga tupa. Walang mga palatandaan ang mga tupa upang matiyak ng pastol na ang mga ito'y kanilang mga tupa, subalit nagagawa nilang mailabas sa kulungan ang kanilang mga tupa sa pamamagitan ng pagtawag nila sa mga ito. At ang isang nakatutuwang bagay sa mga tupa ay ang kanilang kakayanang kilalanin ang tinig ng kanilang pastol. Kaya sinabi ni Hesus sa 4 na talata na tinatawag ng pastol ang kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan at subusunod ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang tinig ng kanilang pastol.
Ganito, kaibigan, ang nagiging batayan ng mga tunay na nananalig kay Kristo sa pamamagitan ng pananahan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nagagawa nating kilalanin ang tunay na tinig ng ating pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng kanyang tinig, nagagawa nating masunod ang kalooban ng Diyos. Ganoon din naman, nagagawa din nating masunod ang bawat salita ng Diyos na ating naririnig. Ito ang nagsisilbing tinig ng Panginoong Hesus sa ating mga espiritual na buhay. Tunay na mayroon tayong pastol na kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Ito ay pinatunayan ng aklat ng mga awit sa Kabanata 23, talatang 1 hanggang 6. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay niya sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumutulak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Ganito, kaibigan, ang klase ng pagtitiwala na mayroon ang bawat tupa sa kanyang tunay na pastol. Ganito rin ang dapat na maging pagtitiwala ng bawat mananampalataya sa Panginoong Hesus na siyang dakilang pastol ng ating buhay. Bagamat kilala ng bawat tupa ang tinig ng kanilang pastol, subalit kung minsan sila ay nadaraya ng mga nagpapanggap na kanilang pastol. Ganoon pa man, ang tunay na tupa o mananampalataya ay hindi hinahayaan ng Panginoong Hesus na manatiling nadadaya ng mga mapagpanggap na pastol ng kanilang kaluluwa. Dahil sa takdang panahon, gagawa ng paraan ng Diyos upang ihiwalay niya ang kanyang mga tupa sa kalipunan ng mga nagpapanggap na tupa. Kapag muling narinig ng isang mananampalataya ang tunay na aral ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, ako'y naniniwala na siya'y muling susunod sa tunay na tinig ng Panginoong Hesus na siyang gagabay sa kanya tungo sa tunay na buhay pananampalataya. Tandaan natin na ang mga tunay lamang na tupa o mananampalataya ang siyang nakaririnig ng tunay na tinig ng kanilang pastol. Siya'y walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Samantala, ipinakita naman sa atin ng 6 na talata ang katotohanan na hindi naunawaan ng mga nakikinig kay Hesus ang talinhaga na kanyang ginamit o sinaraysay. Bakit? Una, dahil sila ay hindi tunay na mga tupa ng Panginoong Hesus. Malinaw ang sinabi niya na iyon lamang mga tunay na tupa ang nakaririnig ng tinig ng Panginoong Hesus. Malinaw na hindi sila mga tupa o hindi sila nananampalataya kay Hesus kung kaya't hindi nila naririnig at naunawaan ang talinhagang sinabi ni Hesus. Ikalawa, ang talinhagang ito ay hindi katulad ng mga karaniwang talinhaga na sinasaraysay ni Hesus. Kung ating pag-aaralan ang kahulugan ng salitang talinhaga na binanggit sa 6 na talata, matutuklasan natin na iba ang kahulugan nito sa parabole. Sa halip, ito'y galing sa salitang paroimia na ang ibig sabihin ay paglalarawan ng isang bagay, kaganapan o pangyayari ng higit pa sa pangkaraniwang kahulugan o ibig sabihin nito. Tandaan natin na ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay hindi bumabanggit ng mga pangkaraniwang talinhaga. Sa halip, ang kanyang mga itinala ay mga sanaysay na may kakaibang kahulugan. Halimbawa nito ay ang mga katagang sinabi ni Hesus katulad ng ako ang ilaw ng sanlibutan na naitala sa 6 na kabanata. Ganoon din ang kanyang sinabi na siya ang tinapay ng buhay. Ang mga ito ay hindi talinhaga. Sa halip, ito'y mga paghahalintulad na salita upang malaman natin ang mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Layon nito na bigyan liwanag ang mga usapin, pangyayari at bagay upang lalo nating maunawaan ang mga ito. Samantala,
Matapos ipahayag ni Jesus ang unang anim na talata ng kabanatang ito, ang talinhaga tungkol sa kulungan ng mga tupa, kanya namang ipinahayag sa 7-10 talata na siya ang pintuan ng kulungan ng mga tupa at siya rin ang tunay na pintuan. Ganito ang mababasa natin. Kaya muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang narito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Simula sa paglalarawan sa kulungan ng mga tupa, ang Panginoong Hesus ay humakbang sa isang hakbang sa paglalarawan tungkol sa kanyang sarili. Ito'y nakita natin sa mga talata na ating binasa. Sa 7 at 8 talata, sinabi niya na siya ang pintuan na pinagdaraanan ng mga tupa. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang pintuan ng mga taong itinakwil ng bayang Israel dahil sa kanilang pananalig kay Hesus. Katulad ng lalaking bulag, itinakwil nila ang lalaking ito dahil sa paninindigan at pananampalataya niya kay Hesus. Dahil dito, hinango siya ni Hesus mula sa kalipunan ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. At bilang kanyang tunay na tupa, inakay ang lalaking ito, patungo sa tunay niyang kawan na siya rin ang tunay na pintuan. Ano ang ibig sabihin ng aking mga sinasabi? Malinaw po na ipinararating sa atin ng salita ng Diyos na may tunay na daan o pintuan patungo sa piling at pagkalinga ng Diyos. Malinaw po na ipinararating sa atin ng salita ng Diyos na ang tunay na daan o pintuan patungo sa piling at pagkalinga ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ito'y malinaw niyang sinabi sa 14 ng Juan sa 6 na talata. "Ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ibig sabihin, kung nais nating maranasan ang pagkalinga at gabay ng Diyos, dapat tayong manatili sa pananalig kay Hesus sapagkat siya ang tunay na pintuang daraanan upang makaparoon sa piling at kaharian ng Diyos. Kaibigan, hindi mo masusumpungan sa anumang relihiyon ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ang pinaniniwalaan mong aral sa inyong relihiyon ang gagabay sa iyo upang maunawaan mo ang kahalagahan ng paggabay ng Diyos sa iyong buhay. Ang tanging daan sa buhay na walang hanggan ay ang Panginoong Hesus. Ito ay totoo sapagkat ito ay kanyang sinabi. Sa ating pagwawakas, hayaan ninyong muli kong isa-isahin ang mga paksa na ating tinalakay sa kabanatang ito. Una, tinalakay natin sa unang talata ang tungkol sa pintuan patungo sa kulungan ng mga tupa. Sinabi natin na ang kulungan ito ay nilalarawan ng bansang Israel. Mula sa kulungan ito na binakura ng legalismo at relihiyon, ilalabas ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tupa. Ikalawa, sa 7 talata, tinalakay natin na si Hesus ang tunay na pintuan ng mga tupa. Siya ang pintuan ng mga taong itinakwil sa kanilang Hudaismong relihiyon dahil sa paninindigan at pananampalataya nila kay Hesus. Tinatawag niya sila upang lumabas sa kulungan na umaalipin sa kanilang buhay espiritual patungo sa tunay na pintuan na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ikatlo, sa 9 na talata, tinalakay natin na siya ang tunay na pintuan para sa mga Hudyo at Hintil na mananampalataya at sasamba sa kanya. Siya ang tunay na pintuan tungo sa kaligtasan at sa buhay na malaya, malayang na ipabumuhay ang kalooban at layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaibigan, ikaw ba'y nasa kulungan pa ng mapag-aliping tradisyon at relihiyon? Nais mo bang makalaya mula dito? Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kalayaang kailangan mo sapagkat siya ang tunay na pintuan patungo sa masaganang pastulan. Siya rin ang pintuang maaari mo lamang daanan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo.
Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14.